Welcome back mga kaibigan at ang videong ito ay compilation ng mga ibig sabihin ng panaginip natin na uploaded sa aking TikTok para hindi na kayo mahirapan maghanap. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga video dahil araw-araw tayong nag-a-upload. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, papaano naman daw yung nagsasalita ka kahit tulog? Ang sleep talking mga kaibigan ay isang uri ng parasomnia. Ang parasomnia ay isang abnormal behavior kapag tayo ay natutulog. Nangyayari ito more than 30 seconds per episode ng iyong tulog. At minsan, ang sinasabi mo ay hindi maintindihan ng katabi mo o ito ay malabo. Madalas rin itong nararanasan ng mga 3 to 10 years old at 5% ng adults ay na-experience ang sleep talking. Nangyayari ang sleep talking dahil sa tinatawag na sleep terrors. Ito yung uri ng panaginip na nakakatakot, magulo, at intense. Kaya ang iyong physical na katawan ay napapasigaw, napapagalaw, at minsan napapatayo pa. Huwag kang mag-alala kaibigan dahil ito ay normal at hindi ito considered as a medical problem. Lods, paano pag nakarinig ka ng putok sa panaginip mo tapos bigla kang nagising? Ang ganitong klaseng panaginip mga kaibigan ay isang abnormal sensory perception na tinatawag na EHS o Exploding Head Syndrome. Ito yung nakakarinig ka ng iba't ibang malalakas na putok sa iyong panaginip na minsan yung putok na yun ay may kasama pang flash o liwanag na dahilan para ikaw ay magising. Mga kaibigan, wala pang eksplanasyon ang ganitong panaginip pero sabi ng ilang researchers ay maaari daw itong dahilan ng nerve dysfunction at psychological stress na classified as sleep disorder at headache disorder. Kaibigan, huwag kang matakot dahil hindi ito isang serious health problem. Mga kaibigan, paano naman daw kapag nahihirapang tumakbo sa panaginip? Ayon sa dreammoods.com, mga kaibigan, ang ibig sabihin ng ganitong panaginip ay sa tunay na buhay, nakakaranas ka ng matinding stress at problema. Hindi ka makatakbo ng maayos dahil senyales ito ng lack of self-esteem at self-confidence sa iyong buhay. Dahilan din ito ng REM sleep na tinatawag o rapid eye movement na kung saan mahimbing ang tulog ng isang tao at paralisado ang katawan nito. Kaya maski sa panaginip ay nahihirapan kang tumakbo. Paano naman po kapag maraming daga sa panaginip? Ang daga sa panaginip mga kaibigan ay simbolo ng takot at inggit. Ibig sabihin, nakaramdam ka ng takot at inggit pero hindi mo ito pinapakita sa ibang tao. Maaari din na kapag nananaginip ka nito, ibig sabihin sa iyong tunay na buhay, may mga material na bagay at pangyayari na gustong-gusto mo nang kalimutan. Sa spiritual terms naman, ang ibig sabihin ng daga ay kalaban. Isang tao sa buhay mo na tinitake advantage ang iyong kahinaan at ang daga na iyong napanaginipan ay isang babala para ikaw ay mag-ingat. Mga kaibigan, paano naman daw pag nanaginip ng pera? Matuwa ka kaibigan dahil ito ay isang positive na panaginip. Ang ibig sabihin nito ay abot kamay mo na o malapit na sa iyo ang success at prosperity o kaginhawaan. Ang pera kasi sa panaginip mga kaibigan ay simbolo ng confidence, self-worth, success, at values. Ngayon, kung ang napapanaginipan mo naman ay nawalan ka ng pera, senyalis ito na sa tunay na buhay ay kulang ang iyong ambisyon at meron kang low self-esteem at nakakaramdam ka na parang hindi ka masaya at may pumipigil sa iyo gawin ng mga bagay na gusto mo. Tama ba ako, kaibigan? Okay,
Mga kaibigan, paano naman daw pag-aso ang napanaginipan mo at kinagat ka? Ang ibig sabihin ng ganitong panaginip, mga kaibigan, ay merong isang tao sa buhay mo na hindi maganda ang pakikitungo sa'yo at iniitsapwera ka lang. Pag kinagat ka naman ng aso, meron din niyang iba't ibang ibig sabihin. Pag sa binti ka kinagat, ibig sabihin meron kang ginagawa sa buhay mo na hindi mo mabalabalanse. Pag kinagat ka naman sa kamay ng aso, senyales ito ng kataksilan at kasinungalingan na nangyayari sa iyong tunay na buhay. Alin ka dyan, kaibigan? Mga kaibigan, ano daw ang meaning ng panaginip na maraming langgam? Ang langgam kasi sa panaginip natin ay isang sign ng negativity na kaya mo ito napapanaginipan ay para mawarningan ka sa isang problemang paparating sa iyong buhay. Ang langgam kasi sa panaginip, mga kaibigan, ay konektado sa mga material na bagay sa ating tunay na buhay na maaaring magrepresent ng minor financial loss. Pero mga kaibigan, senyales din ito ng reward na matatanggap mo kapag nalagpasan mo na ang mga problemang tinutukoy ng mga langgam sa iyong panaginip. Mga kaibigan, paano daw kapag nanakawan ka sa panaginip? Ang ibig sabihin ng ganitong panaginip ay sa tunay na buhay, may isang tao na kinukuha o inaagaw ang mga bagay na dapat ay para sa'yo. Maaring trabaho, maaring success, maaari ring karelasyon. Sa madaling salita, mga kaibigan, ay senyales ito na ang mga pinaghihirapan mo sa tunay na buhay ay ibang tao ang napupuri sa mga ginawa mong yun. Isa pang maaring dahilan kung bakit mo ito napapanaginipan ay dahil meron kang ginagawa sa iyong buhay na hindi mo matapos-tapos. Alin ka dyan, kaibigan? Ano po ang kahulugan ng panaginip na lagi mong napapanaginipan ang iyong dating asawa? Kapag napapanaginipan mo ang ex mo, mga kaibigan, ayon kay Lori Lowenberg, isang certified dream analyst, ibig sabihin, hindi ka masyadong masaya sa iyong present relationship. Pero wala itong kinalaman dun sa mismong ex mo. Hindi porket napapanaginipan mo siya ay mahal mo pa rin siya. Ang isang rason lang, mga kaibigan, kung bakit mo pa rin siya napapanaginipan ay dahil meron kang pangarap para sa inyong dalawa ng ex mo noon na hindi nyo natupad. At hindi na ito matatanggal sa iyong subconscious dahil ito ay namuuna bilang isang desire. Paano po kung ahas naman yung napanaginipan mo at kinagat ka? Ang ibig sabihin kasi ng ahas sa panaginip, mga kaibigan, ayon kay Nicole Bauman, isang dream analyst, ibig sabihin ay involved ka sa isang bagay o tao na punong-puno ng katoksikan. Ngayon, kapag kinagat ka naman ng ahas, ibig sabihin, merong opportunity sa buhay mo na hindi mo pinapansin, na hinahayaan mo lang lumagpas sa'yo yung opportunity na yon, na parang pagbabalat ng isang ahas. Kapag inahabol ka naman nung ahas, mga kaibigan, isa itong senyales ng betrayal sa iyong tunay na buhay. Kaya kailangan mong maging maingat at mapagmatsyag at pakinggan mo lagi ang mga instincts mo para hindi ka mapunta sa kapahamakan. Paano po kung nanaginip ka ng tubig o dagat? Ang ibig sabihin kasi ng tubig sa panaginip in general, mga kaibigan, ay life, death, change, and rebirth. Ngayon, kung ang dagat ang napanaginipan mo, nire-represent nito ang iyong mood, positive man o negative, na nakadepende sa kung gaano kalakas o kahina ang hampas ng alon sa iyong panaginip. Isa pang meaning kung bakit mo napapanaginipan ito ay dahil handa kang harapin lahat ng pagsubok mo sa buhay nang walang takot. Sa madaling salita, senyales ito ng kakayahan mong abutin ang mga pangarap mo sa buhay. Paano naman kung sa panaginip mo,
namatay yung kamag-anak mo. Merong dalawang interpretation ang ganitong klaseng panaginip. Una, mga kaibigan, pag yung kamag-anak mo na yun ay healthy sa tunay na buhay o wala namang sakit, tapos na panaginipan mong namatay siya, ibig sabihin meron siyang tinatahak na bagong daan sa buhay niya. It's either bagong career, bagong trabaho, o meron siyang desisyon na ginagawa. Kung yung kamag-anak mo naman na yun ay may malubhang sakit sa tunay na buhay at napanaginipan mong namatay siya, ang ibig sabihin lang nito ay worried ka o takot kang dumating sa ganung point yung kapamilya mo na yun. Kaya hanggang sa pagtulog, ito ang napapanaginipan mo. Paano po pag binaril ka sa iyong panaginip tapos bigla kang nagising? Ang ibig sabihin ng ganitong panaginip, mga kaibigan, ikaw ay nasa survival stage ng iyong buhay. Ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo para mabuhay ka at maitaguyod mo ang iyong pamilya. Ayon din kay Sigmund Freud, isang psychologist, maaari na kaya tayo nakakapanaginip ng ganito ay dahil sa mga pelikula o balita na ating napapanood na may kinalaman sa baril. Dahil lahat ng ating panaginip ay base sa kung anong nakikita natin pag tayo ay gising. Konektado rin ito, mga kaibigan, sa ating nararamdaman at pinagdadaanan, maaaring problema o saya. Paano po kapag baby ang napapanaginipan mo? Ayon sa Chinese astrology, ang ganitong klaseng panaginip ay representation na gusto mong ma-feel na mahalin ka ng totoo sa iyong tunay na buhay. Ang baby dreams kasi, mga kaibigan, ay isang senyales ng good luck sa iyong buhay o swerte. Asahan mong may opportunity na dadating o reward na ikakatuwa mo sa iyong buhay. Kung buntis ka naman at nanaginip ka tungkol sa baby, ibig sabihin, sa tunay na buhay ay gusto mong maging healthy yung baby mo at excited kang makita siya. Sa psychology naman, ang simbolo ng baby ay plan and hope. Paano naman daw kapag sa panaginip mo ay merong gustong pumatay sa'yo? Ang ibig sabihin ng ganitong panaginip, mga kaibigan, ay sa tunay na buhay, nakakaramdam ka ng iba't ibang klase ng takot. Takot na baka ikaw ay mabigo. Takot na baka mahusgahan ka ng ibang tao. Takot na baka hindi mo magawa ang ine-expect ng mga taong nakapaligid sa'yo. Sa simpleng salita, mga kaibigan, ikaw ay nakakaramdam ng pressure sa iyong tunay na buhay. At napapatanong ka sa sarili mo kung kaya mo pa ba. Maaari din na kaya mo ito napapanaginipan ay dahil meron kang iniiwasang tao sa iyong tunay na buhay. Mga kaibigan, paano daw yung nananaginip kang lumilipad? Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, ay nakawala ka na sa isang bagay o tao na pumipigil o humahadlang sa'yo gawin ng mga bagay na gusto mo. In other words, sineparate mo ang sarili mo para mapunta ka sa mas magandang environment. Pero kaibigan, hindi lang laging positive ang ibig sabihin ng lumilipad sa panaginip. Minsan, ang ibig sabihin niyan ay dahil nakakaramdam ka ng takot at anxiety sa iyong tunay na buhay. Alin ka dyan, kaibigan? Mga kaibigan, papano daw pag namatay ka sa panaginip? Alam ko marami na sa inyo ang nakaranas nito at nakaramdam ng takot. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, ay nagkakaroon ng inner changes o pagbabago sa iyong sarili. Isang positive development. Kapag namatay ka kasi sa panaginip mo, asahan mong may mangyayari sa iyong malaking pagbabago. It's either may matatapos o may magbabago, gaya ng trabaho, samahan, at marami pang iba. Subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel, mga kaibigan, at maraming salamat.